So, isang napakagandang araw sa inyo dyan, mga lods. So, this is Chris Ride Moto Vlog. So, pag-uusapan natin yung GTR natin. Kasi itong motor na to, madalas mabuli. Kasi daw, kaya daw hindi mabenta kasi bado yung forma. Mahinang klase. Classic yung design. Saka, yun. Sirain daw. What? Gago! So, isa lang yan sa mga binubuli kay Supra, mga lods. So, papakita natin kung gano'n ba kaganda itong motor na to. So, ito yung motor natin, Supra GTR. So, ito yung madalas nilang bulihin. Pero, para sa akin, sulit na sulit to, mga lods. So, titingnan natin yung mga parts and accessories nga ba, kung ito ba'y talagang matibay. So, yun. Isa-isahin natin yung mga parts nito. Kasi ito si Supra GTR nga pala, mga lods, is galing ito ng Indonesia. Ito yung sa Indonesia to unang lumabas. Pero ang ano nito, maker si Honda. So, yung design niya talaga, mga lods, ganito talaga yung design niya. Medyo may pagka-classic yung parang Sniper 135. Pero napaka-angas, napaka-lupit, napaka-aggressive ng design niya, mga lods. Depende na yan sa pag-appreciate natin kasi sa ating mga motor. Kasi iba-iba naman tayo ng gusto. Kaya ganun. So, sa mga nanlalait kay Supra nga pala, siguro mga walang motor yon or mga ibang brand yung motor nila. Gago! So, ito yung advantage kay Supra. Mga parts and accessories niya. Saan nga ba gawa, mga lods? So, unahin natin yung headlight. Headlight niya, mga plastic niya, mga lods. Itong mga cover niya, lahat made by Stanley. Indonesia pa rin yan, mga lods. Basta Stanley. Pero maganda, mga lods, kasi makakapal. Makakapal yung cover niya. Saka quality naman din. Hindi sa malog. This is 1 year na sa akin, mga lods. So, nakita tayo sa camera. Wala kasi tayong phone holder. So, unahin natin tong brake, kung saan nga ba ito gawa. Itong disc brake nya, made by, ano tawag nyan? Nissan. Yan, Nissan. So, which is napahanda yan, yan talaga yung palagi. Palaging nakikita natin kay Honda. So, napakalupit nyan, mga lods. Yung Nissan na yan, 7 years na doon sa RS125 ko. Doon sa brake niya, sa disc brake. So, napakatindi, napakatibay, mga lods. Isa pa dyan yung gulong. Saan ba gawa itong gulong na to? Anong brand nga ba ito? So, ang brand nito, mga lods, is IRC. So, made in nga ba ito gawa? Indonesia, mga lods. So yun, nabalik na rin natin yun. Indonesia, mga lods. So, okay pa rin. Sulit na sulit pa rin. Pero makikita nyo yung mga parts and accessories ng Supra. Malalapad, malalaki. Tingnan nyo dito saan nyo. Ito sa fork nya. Maano talaga? Makapal. Malaki. Saka yung disc brake naman niya, mga lods, napakalapad. Malapad sa mga lods. 3.5 mm. So yun, tapos malapad siya. Sunstar. Oh, yun. May brand din siya. Kung babalik ta rin natin, Inkay or Inky. Ano ba tamang pronounce dyan, mga lods? Yun siya, oh. Yun,
Pinky. Oh, may brand din siya mga lods. So, okay talaga. May brand din yung ano niya, made by Indonesia pa rin mga lods. Indonesia pa rin yung brand. So, dito naman tayo sa telescopic port. So, may brand ba talaga to? Tingnan natin. Yun! May brand din sa mga lods. Original brand niya. So, malupit talaga mga lods. Oh, may mga tatak talaga. Yan. So, yun lang yung mga nakita nating brand sa motor na to, sa mga parts and accessories niya. So, masasabi ko, 1 year si Supra GTR, malupit talaga. Wala talagang sira. Sira sa parts and accessories niya. Sa makina, wala naman din. Pero nagka-diferensya lang siya normally doon sa tensioner. Yun talaga yung pinaka problema kay Supra GTR. So, saan nga ba makikita natin yung tensioner mga lods? Yun. So, dito natin makikita yung tensioner. Parang liter T lang yan mga lods. Nandito yan. So, madali lang naman yan tanggalin. Pinapalitan lang naman yan mga lods. So, ang advice nila, CRF 250, yun daw yung ipalit ko dito na tensioner. Pero yung iba naman is manual. Manual na tensioner din yung ano nila, recommended. So, yun talaga. At least, walang problema sa walang diferensya. Wala ako na natirikan or na ano lang. Sa ingay lang. Ito, mga lods, ingay lang naman yan. Hindi yan nakaka-apekto sa takbo, sa performance ng motor mo. So, okay na okay pa rin. So, yun lang naman. Sa 1 year kong paggamit dito sa Supra GTR natin, ito lang yung naging problema ko. Ingay lang naman sa makina. Kasi lahat naman ng makina na 150cc, meron naman talagang ingay yan. Lagitig, helicopter, kalampag sa makina, or ito, kulo. Kay Honda, parang kumukulo. Ganun. Pag hinahawakan mo yung clutch, nagmi-minor ka, yan, nagkulo na siya. So, sa design talaga mga lods, nasa inyo na yan kung paano kayo mag-appreciate sa isang motor. Pero sa performance ni Supra mga lods, okay na okay to. Napaka solid nito, motor na to. Kasi gawang Honda yan. Di yan tinitipid ni Honda. Kung tinipid man siya sa design, kasi bawal naman maggayahan talaga ng motor, ng design. So, yan naman talaga yung design niya. Kaya, okay na yan para sa akin mga lods. Shout out SGCP Sock Sergeant. Dito yan sa main nila, dito sa Gen sa mga lods. Yan. So, nagdagdag lang din naman ako ng accessories. Yung ito, tsaka yung radiator cover, steep grill, tsaka visor. Yun lang din nagdag ko mga lods. Okay na okay na. Kasi ito nga pala ay installment mga lods. Kaya yung mga original or standard na accessories niya, hindi ko muna pinapalitan. Habang hindi pa naman nasisira. Kasi pag panaypalit-palit tayo ng mga accessories, talagang nakakapikto sa bayarin natin sa ating motor. Kaya priority muna natin yung bayarin natin sa motor. Although installment tong motor na to, kasi wala tayong pang-cars, babayaran at babayaran natin yan. Kasi napakasulit nito sa akin mga lods. So kahit saan ako dalhin nitong motor na to, hindi ako pinapahiya. Mapabukid, bundok, highway, kurbada,
or ano palang kasi ng daan yan, bitoka ng manok or rough road, off road, kahit saan mga lods. So yun lang mga lods, Chris Ride Moto Vlog. So sa nagbabalak kumuha ng motor na to, hindi kayo ipapahiya nito. Kung nag-aalangan kayo sa tensioner niya, tunog lang naman yan mga lods, hindi yan nakaka-apekto sa performance ng takbo mo. Sa hindi yan nakaka-ano, hindi ka mapapatayan yan sa daan. Mag-aingay lang yan, pero mas maganda kung palitan mo rin para mas swabe sa daan. Saka mura lang naman yan mga lods, 850 or 350, or kung gusto mo, ipa-warranty mo lang kay Honda. Yun yung ano niya, diyan. Diyan yung tensioner niya. Pa-warranty niyo lang mga lods kay Honda, kasi 2 years warranty, papalitan at papalitan niya ni Honda. So, wala na akong masabi sa motor na to. So, yun nga. Astig. Quality. Design. And sulit. So yun lang mga lods, this is Chris Ride Moto Vlog. So salamat salamat sa pagbisita sa aking channel, and ride safe tayo palagi, and God bless.